Hindi masyado. Ayoko. Ayan o, ganito kasi sa Hong Kong. Fake news yung sinabing papatayin na yung mga tao dito. Safe. May rally kaya doon sa ano? Mungkok. Ayan o. Safe, you are safe. And I'm with my new friend. Kahit saang lugar, may magulo, meron namang safe. Pero dito naman, as much as possible, safe naman. Diretso tayo. Safe, safe, safe. Ako na humayon. Ayan o. Safe pa rin ang Hong Kong. Safe pa rin ang Hong Kong. People is everywhere pa rin. Ito na yung safe. Crowded area. Mga tagpuan ng mga Pinay. At Pinoy. Dito nagre-remit. Kaya yung mga nagpapakalat na ano, delikado na ang Hong Kong, hindi. People everywhere. Ayan. Ayan. Safe pa rin ang Hong Kong, guys. Safe pa rin. Safe pa rin ang Hong Kong. Hindi kagaya nung balita na libre na ang patayan. Entrance fan sa mga nagme-message sa akin. Na sinasabing free na daw yung patayan dito sa Hong Kong, masyado na raw magulo. Fake news po yun. Ayan o. Free kami ni kabayan na naglalakad para magpadala. And ano, marami pa rin namang mga taong naglalakad. Yun lang kasi yung nahuling Pinoy kahapon. Yung siguro vlogger siya na gustong makuha yung live kung ano talaga ang nangyayari. Eh, unfortunately, nakita siya ng mga pulis. So, ayan, no? People all around. Dapat sana hindi siya nagsuot ng itim. Yes. Para hindi halata. Nakalata. Yes. And aside from that, dapat hindi siya pumunta talaga mismo doon sa mga rioters. Oo, pumunta pa naman. O, ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. Kaya yung nagpo-post dyan na libre na raw ang patayan dito sa Hong Kong, that's not really true. Fake news. Dapat kasi makinig kayo sa mga ano, realable. Sana dito, saan, naligaw na tayo, naligaw na yata tayo dahil dun sa kabila yata. Naligaw na kasi. Ano, naligaw na kami kasi magre-remit kami. Hinahanap namin ang ano, Western Union. Ayun oh, people everywhere. At saka yung protest naman, sinasabi naman kasi nila kung anong oras, kung saan ang venue, kung ano yung mga isusuot. O ayan o, people everywhere. As you can see. Ganito ang buhay namin. Nakaupo lang sa gilid-gilid. Behind those pretty smile. Behind those sexy pictures. This is
the real ano scene. Scene of Akunyang. Kaya safe pa rin ang Hong Kong, guys. Safe pa rin. Safe pa rin naman ang Hong Kong. Hindi kagaya yung balita. Libre nang pumatay. Ayan o. Okay. In today's video, I just wanna upload in response to all the people who sent me a message in my messenger that if Hong Kong is already dangerous place, or kung totoo yung balita na delikado na yung mga Pinoy at parang mga hinahabol, tapos meron pang nagsabing kung totoo na raw ba yung balitang ano, libre na raw ang kumatay dito sa Hong Kong. It's not true. Please be wise na yung 4G nyo sa mga cellphones nyo, gamitin nyo na lang kay God. Be a giver, grateful, and generous. Hindi yung 4G nyo ay gagamitin sa mga kapapanood ng mga fake news. Maghanap kayo yun ng mga reliable source ng mga news na ano, nakapagbibigay ng tamang news. And since I'm here in Hong Kong for already 4 years, I can see naman na peaceful pa rin siya. Not unless kasi kung gusto mo naman kasi makigulo or gusto mong magkaroon ng bukol sa ulo, eh kung mang nagpaprotesta, eh di pumunta ka doon kagaya nung nahuling Pinoy last night. Kasi na before kasi yung protest, sinasabi nila na huwag kayong magsuot ng puti dahil ang puti yun yung mga gangster na galing ng China. Sila yung mga pro-government, yung mga sumusuporta sa ano, extradition bill. Yung mga nakaitim naman, yun naman yung mga ano, against sa government na ayaw nila ng extradition do dito sa Hong Kong. Kaya they're already trying to stand their ground na ayaw talaga nila na maipasa yun. Eh yung kasing nahuli kagabi, eh nagsuot ba naman ng itim? Ewan kung baka nag-live video pa siya doon or whatsoever. Kaya siya nahuli. Tapos kinulong sa North Point. Pero meron na daw pinadala na ano, na abogado galing sa consulate. So, we are just hoping na he will be fine. At sana hindi siya ma-deport or hindi siya makulong ng kung ano mang nilabag niyang rules sa kasasali kasi doon. Dapat kasi hindi na siya nag
In my own opinion lang ah, ang konsulado hindi siya nagkulang. Lahat ng grupo ng mga OFW hindi rin nagkulang. At saka before kasi yung protest, sinasabi nila kung saang lugar ang protesta at oras. So kung talagang ayaw mo ng gulo at ayaw mong mabukulan ng ulo, umuwi ka na at huwag ka nang pumunta doon sa lugar na may protest. Okay, thanks for watching! Ayan o, safe pa rin ang Hong Kong. Safe pa rin ang Hong Kong. Sinasabing, people is everywhere. Masyado na rin ang magulo.